and welcome to Ana Fantasia Channel. Ako po si Ana, isang stroke survivor. Ang inyong Ana Fantasia. For today's video, pag-uusapan po natin ang punong hitik sa bunga ay binabato. Anyway, kung kayo po ay bago at napadaan dito sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe naman po please. And pakihita rin notification bell para updated kayo sa mga videos na aking na-upload. Pag-uusapan po natin ang kasabihan na yan na puno hitik sa bunga ay binabato. Ang ibig sabihin lamang po niyan ay tungkol sa mga paninira. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos ng intro. Ayan mga kapantasya, ang punong hitik sa bunga ay binabato. Ibig sabihin po niya na may mga paninira. Kapag may naninira sa'yo, kapantasya, isa lang ang ibig sabihin niyan. Mas nakakaangat ka. Or, meron ka na wala sila. Usually kasi ng reason ng mga naninira na yan, ano po, is naiinggit sila. Opo, aminin man natin sa hindi. Totoo po yun. Sasabihin nila na, oh, ano naman ikakaingit sa'yo eh, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ka naman maganda, hindi ka naman mayaman, ganyan, ganyan. Pero hindi lamang po sa ganun yun, ano. Minsan po, kaingitan ka dahil magaling kang makisama. Kaingitan ka dahil masipag ka. Kaingitan ka dahil minamahal ka ng maraming tao, kaibigan. Pwedeng rason ng inggit na pinagmumula ng paninira. So ngayon, paano pag may naninira nga sa'yo, ano? Ganito yan, evaluate mo muna kung saan ang galing yung mga paninira na yan, kung kanino nagmula, kung saan nagmula. Iba po yung paninira sa totoong nangyari, ano po mga kapantasya, iba-iba po yun. Maaaring nagsasabi ng totoo, pero ang dating sa'yo ay paninira. Pero meron naman na gawa-gawa lamang na kwento, kaya nga paninira, di ba? So eto na, evaluate mo muna. Ngayon pag na-evaluate mo na, puntahan mo, kausapin mo. Dahil sa akin po paniniwala, no? Wala namang hindi naaayos at nasusolusyonan na problema sa masinsinang usapan, sa matiwasay na pakikipag-usap. Ngayon eh, kung di makuha sa usapan na eh, quit na, drop na, wala na. Talikuran na natin itong mga tao na to na minsan tayong siniraan. Talikuran na natin sila kung di natin makuha sa pakiusapan. And then, ignore mo na, walang mangyayari. May share po akong quotes mga kapantasya, ano. Ito po, babasahin ko, ano. You will never reach your destination if you stop and throw stones in every dog that bark. O, diba mga kapantasya? Sa Tagalog eh, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hihinto ka at babato sa asong tumatahol sa iyo. Diba napakaganda ng quotes na yun, ano po mga kapantasya. Paano ka nga naman makakapunta kung pahinto-hinto ka? Paano ka naman makakarating sa iyong goal? Kung lahat ng may paninira sa'yo eh, lilingunin mo o pagtutuunan mo ng pansin. At ignore mo na lang para ma-reach mo yung goal mo. And then, excuse me lang. And then, be a better person. Patunayan na lang natin na mali yung mga ginagawa nilang paninira. Na patunayan natin na yun ay gawa-gawa lamang nila. Ipagpatuloy pa rin natin na maging mabuting tao. At patunayan na lang natin. Alam mo kasi, kung mabuti kang tao, lahat na kahit na anong paninira sa'yo, magsashine at magsashine ka, lalabas na lalabas ang iyong inner beauty. Ayan, mga kapantasya. Ako po maglalabas ng aking opinion, ano, sa nakaraang halalan po, ano, mga kapantasya. Ako po yung ordinaryo tao lamang, pero ako yung magsashare ng aking opinion patungkol sa nakaraang halalan. Ito po, ano, hindi po lingid sa ating kaalaman na yung ating nanalong President-elect Bongbong Marcos ay dinala siya ng isang malaking religious group. Alam na alam po natin yan mga kapantasya, ano. Sa aking pong opinion, ano,
isa sa mga dahilan, siguro maraming dahilan kung bakit nila napiling dalhin sa election ang ating President BBM. Sa akin pong opinion, isa sa mga dahilan dahil kahit anong paninira at pagbato ng mga masamang salita kay BBM, never siyang gumante or hindi natin siya narinig na nanira din, ano, mga kapantasya, hindi niya ginantihan yung mga paninirang ginawa sa kanya. Bagkus nagpatuloy lang siya sa pangampanya, nagpatuloy lang siya sa kanyang ninanais. Sa totoo lang po yung ating election kanilang pangampanya, kumbaga parang naniligaw ka sa isang dilag. Susuyuin mo ang isang binibini. So, ganun nga po ang ginawa ni President-elect, ano po? Siya ay nagpatuloy na sumuyo, manuyo ng ating mga kababayan upang siya iboto. Kung halimbawa ba ako dalaga, no? May mga naniligaw sa akin. Pipiliin ko ba yung naglalabas ng pangit na salita sa kanyang labi, ano, mga kapantasya? May share po akong Bible verse, ano, mga kapantasya? Basahin po natin. Basahin po natin sa Lucas chapter 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong nag-uumapaw sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong may kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Napakaganda po ng Bible verse na ito, ano po. Ang ibig sabihin lamang niyan kung ano yung nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Diba kung masama yung nasa puso mo, di masama din ang lalabas sa bibig mo. Kung mabuti rin ang puso mo, mabuti rin ang lalabas sa bibig mo. Isang Bible verse na isi-share na isa pa po, ano. Sa Matthew 12, chapter 12, verse 34. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth. Yan po mga kapantasya, napagandang verse. Ano po mga kapantasya? Isa po ako sa magpapatunay ng Bible verse na ito. Kung napansin niyo po sa aking mga previous na video, sa mga nakapanood po ano, sa aking mga dati na subscriber, kung ma-check niyo po sa aking channel, sa aking mga video, karamihan po nun puro hinanakit, puro sama ng loob po ang aking nababanggit doon. So ito lamang po ay patunay na totoo ang sinasabi ng ating Biblia. Totoo naman po, di ba? Kung ano yung nasa puso mo, yung nalalabas-lalabas sa'yo, kahit na magpanggap ka. Ako po yung nagpapatunay na gano'n, ano? Kasi nga po, ako'y... Totoo lang po, ako'y isang prangka tao, ano? Prangka tao po ako. Kung ano po yung nais ko sabihin, sinasabi ko. Kung mapapansin niyo po sa mga previous na video ko, nasabi ko nga na, ako'y punong-puno ng hinanakit. Kaya yun po ang lumalabas sa aking mga vlogs. Kahit na maganda yung thought ng aking content, nagiging pangit, gawa ng ako ngayon mapaghinanakit. O ngayon mga kapantasya, yung po aking na-share kanina about sa election, opinion ko lamang po, ano? Opinion ko lamang po yun. Isang halimbawa lamang na ang punong hitik sa bunga ay binabato. Yun nga po yung example ko na si President BBM, ano po, sa kabila ng pagbabato sa kanya ng mga pangit na salita, na magnanakaw, na ganito ganyan, nagpatuloy lang siya. At ngayon, siya ang nanalo sa ating 2022 election. Binabati ko po ang ating presidente at lahat na mga nanalo. Deserving kayo sa inyong mga kinalalagyan ngayon. Agaya nga po na nasabi ko, kung bakit, yung aking opinion, kung bakit dinala siya ng isang religious group. Dahil mga kapantasya na kung ano ang nasa iyong puso, ayun ang mumutawi sa iyong mga labi. Ayan, napakaganda po ng ating topic ngayon, mga kapantasya. Muli, ako po si Anna Fantasia na nagsasabing lahat ng problema ay may solusyon. Ngayon, kung hindi mo mahanap ang solusyon, check mo mga kapantasya, baka ikaw na mismo ang problema. Salamat po sa panonood. God bless. Ingat. Come on over if you wanna have some good time. Don't
play around, but now it's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, let's set our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so.